na iba ang kanilang pananaw sa kautusan. Di lamang po yung ating relasyon sa Diyos ang kailangan maging banal. Correct. Kundi maging ang ating tayong mag-ibig ng Diyos at ng anak. Na naman tayo pantay po kasi meron tinatawag na attribute ang Panginoon. Kami po ay muling bumabati sa lahat ng aming mga taga-subaybay sa mga oras na ito. Kayo po ay nanonood sa programang Kapitulo Versikulo. Ito ay inyong kaibigan, Brother Johnson Amigan, at kasama po muli natin ang ating dalawang kamanggagawa, si Brother Richard Thompson at Brother Jerry Sevilla. Brother Richard, bumati kayo. Muli po namin pinapaabot ang pagbati sa inyo, mga giliw naming mga taga-panood at taga-subaybay. At muli na naman namin sisikapin sa tulong ng biyaya ng Panginoon na kami maging pagpapala habang pinapanood nyo ang programang ito. So, dyan lang po kayo. Muli po kami nagpapasalamat, mga giliw namin taga-subaybay, sapagkat hindi po kayo pumapalya sa panunood ng programang ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa po ng inyong buong sambahayan. Sa loob po ng isang oras, kami po ay nakikiusap at sana po ay patuloy naming maranasan ang kabutihan ng Diyos samantalang tayo po ay mag-aaral ng salita niya sa Himpapawid. Kami po ay nagagalak sapagkat maraming nakakarating sa atin, Brother Jerry, mga taga-subaybay natin sa ibang bansa at mga taga-subaybay natin sa mga probinsya dito sa Pilipinas. At ganoon din sa iba't ibang mga lugar na naabot ng ating mga video na ina-upload sa internet, sa YouTube, ay isang bagay, Brother Jerry, na nakakataba ng puso na malaman na tayo nagiging malaking kasangkapan sa ating mga backslider na mga kapatid na nanunumbalik, katulad ni Jason Bandialan sa Canada, na ikikwento niya sa atin ang kanyang buhay na talagang siya yung napariwara din. Pero dahil sa ating mga video na napapanood niya ay muli siyang nanumbalik na may kasiglahan sa ating Panginoon. Sa Middle East na dinadownload yung ating mga video pagkatapos piniplay nila sa mga simbahan doon sa araw ng Sabat, pagdating ng hapon, nanonood sila. Tapos itong, hindi ko alam kung totoo niyang pangalan ito, si Sister Chiki. Napaka-aktibo sa pananampalataya dahil sa kanilang nasusubaybayan na ating mga programa. Sana po ay magdalangin na tayo at ipanalangin niyo po ang grupo ito na magpatuloy at sana ay magpatuloy din yung mga taga-suporta, yung mga sponsor po namin. Ito po, nakikita po ninyo yung resulta, yung bunga. Kaya nga sabi ko, Brother Jerry, Brother Richard, hindi na pala kailangan mag-imbento ka ng isang ministry na marami kang mahihikayat. Tama yun. Abay, suportahan na lamang ang TV program natin. Yun na yun. Eh, biro mo, dalawa itong nag-aabang sa atin. Minamadali na tayong bang tautismuhan na sina. Oo. Nga pala, siguro ay i-schedule natin ito. Si Brother Richard, Richard din ang pangalan eh. Isang born again. At si Brother Lino, yung dinalaw natin. Yung dinalaw natin. Oh. Yun. Isang doon sa ano? Doon sa tawag dito bagong sa Bagong Silangan. Bagong Silangan. O malapit sa Gao. At gusto na rin niyang magkapagsambanga at inaaraw-araw niyang panunood para mabautismuhan na daw kaagad siya. Purihin ang Panginoon. Sa pangalan yan, mayroon din tayong babatiin. Ito yung binabanggit namin na isang kongregasyon na mga born-again Christian believers na pahintulot naman din ng pastor. Na okay lang banggitin sila. Nabanggitin po yung mga pangalan at nais namin pumbatiin. Ito po ay, yung mag-asawang ito ay abogado. Parehas po silang lawyers, Brother Richard and Brother Johnson. Nais po namin batiin ang pastors Resty and Pastor Loli Katipay. Parehas po itong abogado. Sila po ang nangangasiwa ng kanilang samahan po riyan ay sa King Jesus Emmanuel Christian Church. Tinatawag po sila dati na Golden Harvest Christian Mission. Dito po sa Las Piñas yan. At yung po kanilang mga taga-subaybay din po natin na ngayon ay Sabbath Keeper na rin. Amen. Sila po ay si Brother Orlando Carizo, Sister Virgie Doria, Sister Remy Torres, Sister Fedela Tingala, Sister Aida Tagaktak. Sila po ang mga taga-subaybay po natin dyan po sa Las Piñas. At yan po ay sa pangunguna ng mag-asawang pastor, Brother Johnson, na ngayon po ay Sabbath Keeper na. At dito po Praise sila God. Pumunta sa ating iglesia, dito sa church, para po isagawa
o mag-observe sa ating mga pagsamba. Praise God. So, kami po ay natutuwa na makita na napakarami po talaga nilang mga nag-aabang din sa ating programa, Brother Richard. Mm-hmm. Marami pa ho ang hindi nakakarating sa atin. Mm-hmm. Kaya hindi pa nakakadiretso ng pag-una. Pero yung mga kapatid ang nagkikwento. Mm-hmm. Yung mga pamilya na nabautismo dyan sa Sapang Palay, ang dami niyan. Hindi natin mauubos yan, Brother John. Kahapon lang, Brother Johnson, speaking of nakikinabang ng ating programa, bako'y nasa Project 4, sabi nung isang bagong binyagan, alam niyo ba kung ano ang dahilan bakit ang aking misis ay nabinyagan nung nakaraang Mayo, nung nakaraang taon? Mm-hmm. Ay dahil din sa panunood ng inyong programa. At eto pa, sabi niya, at yung part ng nurturing, pagpapalago ng kanilang pananampalataya, ay walang palto silang nanonood ng programang ito. Kaya nakakataba ng puso na mapakinggan yung mga taong napupuntahan natin na lalapit na lang sa iyo at sasabihin nakikinabang sila sa panonood ng programa. Ito pa, Brother Johnson. Nabinyagan noong January lang. Mm-hmm. Binabati natin. Ang pangalan po niya ay si Brother Joe Villagracia, Rooftop Church sa Taguig. Mm-hmm. Nabinyagan po siya noong January 4. Kung, dahil po sa panonood sa Kapitulo Bersikulo. Kung mapa-follow up lang natin, Brother Richard, Brother Jerry, ang ating mga viewers, siguro every other week may baptism tayo eh. Tama. Nagkukulang lang ho kami paumanhin dahil sa bukod sa ating oras na wala tayong time, siyempre po yung ating budget para puntahan po ang inyong mga tahanan at yung availability natin, Brother Jerry, Brother Richard, doon po kami nagkukulang. Pero makikipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Kami bahala mag request ng mga malapit na church kung saan kayo naroon. At gano din yung mga taga PIC. Yung nabanggit din sa atin na isang retired pastor, si Pastor Martin. Hindi man namin kayo kilala in person pero matunog ang inyong pangalan kasi kayo po ay naging kilala nung araw. At isang kagalakan na kayo po ay malaman na nanonood at kahit papaano siguro na-appreciate niyo yung programang ito. Mm-hmm. Salamat din sa mga suggestion na nakarating sa atin. Ganon din si Pastor Casimiro at si Ma'am Casimiro. Kahit nabakulit kami ay na-appreciate po ninyo. Salamat ng marami, Ma'am. Sa mga bagong nakasumusubaybay ng programang ito, gusto po namin muling ulitin sa inyo, ang format ng programang ito ay apologetics. Ito po yung mga pagsagot. Minsan, siguro sa hindi sanay, may isip ninyo napakabagsik nitong mga itong sumagot. Paano? Ang nababase po natin ang paraan ng pagsagot dun sa mga tatanggap nating mga text or mga katanungan. Pero ito po ang hindi namin pinangarap kailanman, yung mamersonal kami ng ibang pananampalataya at tao. Tanging-tangi lamang na pag nagsalita kami rito na parang sa tingin niyo ay parang mabagsik, yun po ay hindi personal o kaya hindi pamimersonal kundi yun po ay mga pagtutuwid sa mga doktrina na naipaparating ng mga ibang mga ngaral sa ating mga mamamayan at mga at ganun din sa mga nasa ibang bansa na nakikita namin na hindi naman yun ang biblical. So pinakita po namin ito sa inyo para yung mga dating taga-subaybay at bago ay maintindihan ninyo ang programa ng Kapitulo Versikulo. Mama. Yan, yung ating lager ngayon at yung ating floor director ay bunga rin ang Kapitulo Versikulo. Tama. Yung magkapatid na sa Saint at si Chris Regla na dati ay taga-subaybay, ngayon ay production staff na. Okay, so magsisimula na po tayo mga kapatid. At siyempre bago yon, tayo po muna ay muling manalangin. Lingan natin si Brother Richard. Muli, amin pong ipinapailan lang sa inyo o aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama. Amin pong idinadalangin na nawa ang sapat na kakayanan, katalinuhan ng gagaling sa inyo ang sumamin upang aming maipahayag ang mga katotohanan dapat mapakinggan ng aming mga taga-subaybay. Amen. Salamat po sa kasiguruhang dininig nyo ay dalangin sa pangalan po lahat na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Bago ko nga pala basahin yung bagong tanong, Brother Jerry, ay meron lang po muna akong isang gustong linawin o liwanagin. Kung kayo po mga kapatid na sa pananampalatayang ito, yung mga Seventh-day Adventist, kung kayo po ay nakakatanggap ng text na nagsasabi na yung Papa sa Roma ay kinausap si Elder Ted Wilson na presidente ng General Conference of Seventh-day Adventist na ilagay yung cross sa mga simbahan
yung cross, nagkaroon ng cross sa logo. Mm-hmm. Tapos yung text daw ay galing kay Congresswoman, natin Congresswoman Darrell Grace Abayon. Huwag ko kayong maniwala, ano? Yan po yung mga paraan ng mga dati nating kasamahan na gustong paniwalain kayo sa maling balita para kayo naman na madaling maniwala, manghina sa pananampalataya, sasama na sa kanila. 100% po, kung sumubra pa, na 100% ay mali ang sinasabi nitong mga taong ito. Yan ho ay kadalasan, ito'y, at nakakalungkot nga, alam ko, ito yung medyo naging kaibigan itong mga viewer natin. Si yung binanggit mo. Sina Pastor Resty and Pastor Yoli Katipay. Yun po ang inyong naging kaibigan, kapatid. Hindi namin sila sinisiraan, pero marami po silang mga binabanggit na walang katotohanan. Kahit na po pagharapin at harap po ninyo sa amin yan, ay makikita po ninyo na marami silang sinasabing mali. At na kakasakit lang ng damdamin na matapos ninyong malaman ito ay baka kayo mapunlaan ng mga tinatawag na mga polluted na ng mga speaking balibalita. Of that tawag na group message na ipinakalat. Ang dumating pa nga sa akin, meron pang price na 70 million eh. Naibayad daw sa General Conference. Doon pa lang magduda ka na. Kasi alam niyo sa totoo lang, ako man si Elder Wilson, hindi ko gagawin yun. Kung bakit? Hindi naman tayo kagaya ng ibang relihiyon na ang pamunuan ay galing sa isang angkan o sa magkakamag-anak. Tayo ang atin by means of election. Representative. Kaya, representative. Kaya mag-iingat talaga ako dahil sigurado ako, alam naman ito ni Elder Wilson, na marami ring nag-aabang sa kanyang pesto pag nagkamali siya. Kaya mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga kapatid natin, huwag niyo hong paniniwalaan yan. Kaya nung makareceive ako ng ganyan text, talagang dinilit ko kagad dahil alam kong walang kwenta at walang katotohanan ng bagay nito. Nagpakalat din ako ng text sana na huwag paniniwalaan. Kaya lang, ewan ko kung naipapasa naman. At marami ang naniniwala sa mga kapatid. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Once na ang isang balita hindi lumalabas sa tinatawag nating Adventist News Network, yung official na balita galing sa General Conference, hindi po totoo yan. Kasi pag ang bawat lahat ng nangyayari ay lumalabas ito sa tinatawag nating ANN, Adventist News Network. Yan po yan. So yan ay sabi-sabi. Yeah, ay pakiusap po ha doon sa mga nagte-text. Sana naman may kilabutan din kayo. Alam nyo naman yung pinagagawa ninyo hindi totoo. Sana naman nagre-relihiyon din naman kayo. Nagpapakilala rin naman kayo daw kamo, kuno, ng mga Adventist. Siguro naman po kilabutan naman kayo kahit kunti. Na sa ganong kaparaan, alam nyo naman pandaraya yung ginagawa ninyo. Ikalawa po, doon naman sa mga kapatid natin, mga Adventista, huwag ko kayong ma-excite. Ang dami kasing ganun eh. Pag naka-receive na lamang, excited na excited na, na ganyan-ganyan. Minsan ay dismayado naman yung iba. Huwag po ninyong paniwalaan. Kamukha nung sinabi ni Brother Johnson, sanggunin nyo muna sa ating pamunuan. Kasi alam naman natin na yun ang official. Pero Brother Jerry, Brother Johnson, di na rin ako nagtataka sa mga grupo ng mga taong ito. Kasi alam ko naman kung sino yung tatay nila. Ama nila ay simula't simula ay ama ng mga sinungaling. Tama. Kaya nakakapagpakalat at naaatim ng kanilang budhi. Oo nga. Na ang ganitong walang basihang balita ay ipapakalat sa mga tao na mabuti na lang, hindi naman kagad napapaniwala. Pero malungkot nga kasi alam nyo, kahit papaano may mga naaantig din. Sabi ng Biblia kasi, ang nadadaya dyan ay mga walang malay. Tama. Kaya tama. Kung namin sinasabi ito, pag kayo magkaroon ng malay, mga kapatid, lumalaganap sa ganyan, huwag hunin nyo. Alam nyo, ang media, ang mass media, yung tinatawag nating social media, malaki ang nagiging influensya. Sa ganitong bagay, kung hindi po tayo mulat at hindi natin sinasangguni o kaya ay sinusuri, lahat ng ating mga nakikita, nababasa at saka nare-receive ng mga text messages, kahit sa Facebook, kahit sa YouTube, ay mag-iingat po tayo. Yeah. At isa pang bagay, bago, kasi mahalaga rin ito, Brother Jerry, masyado kasing laganap ito ngayon yung issue tungkol doon sa mga nakikitang cross sa church ng Adventist. Na pati yung mga Adventist naman, sobrang apektado. Dahil ginawang issue na pag mayroong simbahan ng Seventh-day Adventist na may cross,
sa Katoliko na kagad. Tama. Mga kapatid, hindi ho masarap. Nilalagyan po yan bilang simbolo. At hindi po yan official galing sa ating pamunuan na lahat ng church maglagay. Tama yun. Yan po ay hindi masama ang paggamit bilang simbolo ng kasulatan. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo wala hong pagbabawal sa Biblia. At alam po ba ninyo, ang issue kasi ng marami dito, Brother Jerry at Brother Richard, ang issue kasi nila, sabi, dati naman, wala. Wala. Ang nakakatuwa nito, nakausap ko si mismo si Pastor James Rubrico na nagpaliwanag nito doon sa presidente mismo at sa mga nakipag-usap sa kanya na grupo nitong mga tinatawag na Seventh Adventist Local Conference. Oo. Pinakita niya yung mga ebidensya na ang pinakalumang simbahan pala sa Amerika, aba, iglalaki din ang cross bilang simbolo sa simbahan. Tapos sasabihin lang, nitong bandang huli, nagiging Babylonia na, nagiging ganito na. Ako, iyon ang hindi nila alam. Tama at saka yung tungkol sa lugo. Hindi naman yan ang ating hindi naman yan ay ating doktrina na pag merong problema sa lugo, hindi ka naman niligtas. Ang totoo, bago lang tayo nagkaroon ng official na lugo. Dati, depende yan sa kung ano pagkasunduan Wala tayong official kasi hindi na walang kaligtasan, wala yan sa ano sa kaligtasan po natin. Tsaka kapatid na Johnson siguro matatalino naman yung mga taga-subaybay natin, lalo na yung mga Adventista. Ang logo. Simbolo yan simbol. Pag sinabing logo, may kahulugan. Tama. Ang logo po ng Seventh-day Adventist, bawat letra, bawat drawing, bawat kataga, bawat guhit, bawat linya, may meaning. Yun. Logo nga eh. Tama. Symbol. Abangan po ninyo yung mga kapatid namin na may ganitong paninira. Gagawa kami ng serye. Oo nga. At ito'y matagal na namin plano, hindi lang nagkakaigi sa grupo. Bawat issue na binabato ninyo, mayroon tayong DVD na sasagutin. Mm-hmm. Kasi nababalitaan natin, malakas ang kanilang pamamayagpag. Kasi namimigay ng mga DVD na puro mali-mali naman ang nalalaman. Mali-maling impormasyon. Tama naman ang sinasabi ng Biblia, ang nadadayo ay walang malay. Tama yun. Kaya bibigyan natin ang malay. Tama. Dito sa atin pong gagawin ito, mamimigay tayo, abay pag-aksayahan na natin ng panahon ito at pag-aksayahan na rin natin ng salapi ito. Sapagkat para ito doon sa mga kapatid natin na napapaniwala doon sa kanilang mga advocacies. Yun. So hindi ho siguro, tama na ganun ang ating magiging pananaw, mga kapatid, na basta na lang kayo maniniwala na kung hindi naman natin sinusuri. At bago ko yung ibigay kay Brother Johnson, Brother Jerry, totoo ka dyan. Unang-unang Sabado na aking dinaluhan ng New Year itong taon na ito ay sa ganyang klaseng problema. Ako'y pumunta doon sa lugar na yun, hindi ko nababanggitin. At talagang dalawang pamilya ang nadaya nitong mga mandaraya. At nung malaman naman na tayong haharap, ay ayaw namang humarap at pagagalitan lang daw natin. Alam nyo kung nasa katotohanan ka, kahit sino ang gustong humarap sa iyong ipinaglalaban, ay hindi ka matatakot kay pagalitan ka o kung anumang uri ng pangungusap ang gagamitin sa iyo as long as na alam mo na ang ipinaglalaban mo ay katotohanan. May duda ko dyan. Hindi naman galit. Alam mo ko ano? Ano? Takot. Takot nga. Takot. Ay, kasi ang kinakaya lang yung mga walang malay. Tama yun. Siguro, sabihin itong mga ibang reliyon, tinan mo itong mga ito, pare-pare yung Adventist nagtatalo-talo. Hindi ho, ibig sabihin na porque mayroon ganun ay sasabihin yung mali na ang pananampalatayang ito. Nasa hula kaya yon. Kaya kung ang inyong simbahan ay puro lang sangayon, tangunan tango. Mali. Kasi may tagubilin ang apostol Opo. Sa kanya mismong iglesia. Pakinggan po ninyo. Sa Gawa 20, ang talata po nito ay 29 hanggang 30. Ito pong nangyayari dito sa sinasabi namin ngayon, na mismong nangyari sa mga panahon ng mga alagad at mangyayari sa ating panahon. At nangyayari na nga. Tama. Sabi rito ay ganito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na bilinin niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas sa 29, na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong nagsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Meron na kaya, pala dati. Hindi tayo nahihiyang sabihin ito sa publiko kasi yun ay tagubili ng Panginoon o mga alagad sa iglesia.
na meron daw lilitaw sa iglesyang tunay na ito na magsisalita ng masama laban dito na magdadala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Sasabihin, ito yan. Pero pag pinag-usapan na, hindi naman makapangatawiran. Lahat ng isyo, pangalan, corporation. Yung pala sila, ganun din, incorporated din. Hindi kaya ito alam ng mga miyembro nila. Expose natin. Kaya nga itong kanilang presidente, tapos yung kanilang debater si Abraham Orel, na iniharap kay Pastor James Robrico, di hinihayag ni Pastor James Robrico kung anong meron doon. Nako, alam mo, umuwi, hindi binati ni Orel yung presidente nila kasi natuklasan niya. Bakit itong presidente pala namin may itinatago? So natuklasan ni Abraham Orel na debater nila na hindi makatanggi itong presidente nila doon sa in-expose ni Pastor James. Na ibig sabihin, siya lang ang may alam na mayroong palang ganong pangyayari sa kanila, hindi sinasabi sa mga miyembro. Tama yung sinabi. Tama yung binasa mo. Kaya tama yung sinasabi dito. Magpapasok ng lihim. Mag-aan ng mga lihim. Kaya sabi, ingatan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Huwag ko kayong maniniwala dyan. Nako po, lahat ng kanilang sinasabi ay nakakahikayat sila sa kasinungalingan. Samantalahin ko na ito, mga kasama. Oo, malaking bagay kasi ito, Brother Jerry. Oo, kaya binigyan natin ng mahabang oras. Samantalahin ko na ito. Doon sa mga sumusubaybay sa amin, sa kapitulo, versikulo. Alam ko po, may nanonood sa inyo na may nakakaalam na may mga ganitong klaseng mga kasamahan tayo dati. Kung meron man ho kayong alam, pwede ho ninyong i-text sa amin at atin pong i-kausapin. At kung maaari, kung makikipag-usap, takot eh. Pero kung hindi makipag-usap, at least sabihin ninyo na meron gustong magpaliwanag sa inyo. Pag ayaw, alam nyo na, meron pong pandaraya na ginagawa itong mga ito katulad ng katuparan dito. Sabi pa nga doon sa Aklat ng Unang Juan, di ba? Sila ay nagagsilaba sa atin. Sapagkat sila ay hindi sa atin. Kasi kung sa atin pa sila, mananatili sana silang kasama natin. Ang sabi po doon, mga kapatid, sa Unang Juan 2:19, sila ay nangagsilabas sa atin, ngunit sila ay hindi sa atin. Sapagkat kung sila ay sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila ay mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Yung mga yan, atin. Hindi atin yan. Ngayon, kung nakikiatin kayo sa amin, ay bumalik po kayo. Huwag kayong sumama sa kanila. Alam mo, tulad ng sinasabi kong madalas sa radyo natin noon pa, maswerte itong mga ito kasi mababait yung mga nasa pamunuan natin. Tama. Kung kami siguro na ilagay doon, siguradong may paglalagyan itong mga ito. Kulong. Sigurado. Doon sila magsisimba sa kulong. Kung gagamitin ba na may pangalan natin, hindi naman taga-atin? Mm-hmm. Di ba ang tawag dyan? Di ba? Isang malaking illegal na gawain yan. Mabait lang ho yung ating pamunuan. Tama. Yan. So, sinasabi namin ito sapagkat malaki ang concern namin. May mga kapatid tayo na naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Meron pa nga akong katext eh. Meron pa tayo, nakikilala nyo na rin yun eh. Pero nakahawahan siya, tinatanong ko, saan ba sa Bibliyang bawal ang cross maglagay ng bilang simbolo? Wala. Pero mali pa rin daw tayo, siya daw yung tama, wala kang basihan. Spirit of prophecy, Biblia, saan bang sinabing wag maglagay ng cross bilang simbolo? Wala. Pero mali daw tayo. Siya ang tama na walang basihan. Meron ho kaming series gagawin dyan. Ibibigay namin yan kamukha ng sinabi natin para matalakay namin na detalyado yung po mga issue at yung sagot natin. Yan. Tama yan. Papatuloy na tayo. Ituloy na natin ito kasi mahalaga yon, Brother Jerry. Tama. Kasi ang pinag-usapan namin at pagpapatuloy namin sasagutin ay itong tungkol sa tunay na iglesia. Tama. At least, nailatag natin yung foundation, Brother Richard. Saka mahalaga ito, Brother Johnson, Brother Jerry, kasi tama. Tandaan nyo, ang ating coverage sa TV ay parang may boundary, pero pagdating sa mas maraming nanonood sa atin sa internet, sa YouTube, tama. At ito po ay talagang worldwide. Saan mang sulok ng mundo ay napapanood. Kaya sino man ang dumayo sa inyong lugar na may mga ganitong tangay na mga pabalita, alam nyo nang hindi nga po totoo yan at walang basihan sa banal na kasulatan. Alam niyo, Brother Johnson, bago tayo magpatuloy, karamihan talaga na nakikita ko sa mga umalis sa atin. Kasi, alam niyo ba, sa totoo lang, kung totoo lang ang aral nila, mag-iisip akong talagang pwedeng lumipat sa kanila. May alam ako umalis dito sa atin. Layman, pagdating sa kanila, pastor. Diba? May sweldo. Maganda nga naman. May sweldo, di ba? Kami nang aalok niyan. Di ba?
At even among doon sa pinag-aaralan natin mga lobos na galing sa loob ng iglesia, may pinuntahan ako sa Cavite. Oh. Abay, naging pastor daw siya sa isang samahan na naninira din sa atin, na dati ring atin. Oh. Naging pastor siya doon. Oh. Pero nung tumatalakay ng Biblia, ay nakikita naman natin, hindi naman po sa pagmamaliit. Eh talagang... Tsaka ano, ibig sabihin ito, Brother Richard, Brother Jerry, itong mga naging pastor doon, malabo nang bumalik sa atin. Oh, kasi pagbalik dito, miyembro lang eh. Eh doon, pastor sila. Na. At saka pag dito ka, pag nasilaw ka sa sweldo, pagdating doon, pastor, at kung gusto nyo naman, yun, eh, maglilipat ka, diba, katulad sa atin. Pa, mabuti na lang itong nakausap ko na naging pastor nila, eh napagtantong mali ang aral, bumalik sa atin, eh nagtsagano lang uling gumawa ng tokwa. Ayun. Sabi niya eh, di bali nang tagagawa ko dito ng tokwa, hindi ako pastor, at least. Oo. Totoo ang aral na daladala. Tama. Eh, mag-ingat po kayo. Meron mo naman siya sa Palawan. Meron doon, nilagyan na ng titulo ng ano nila, ng karatula na nila. Napaniwala, kawawa naman yung mga kapatid. At kung saan yung mga church na wala talagang kaalam-alam, ay doon sila namumugad. Bakit kasi naman kadalasan ito mga ito, hindi pumupunta doon sa alam nilang may mga may mga sima. Nga. Subukan ninyong pumunta dito sa Paranaque. Walang gumaganyan, ang pinupuntahan yung maliliit. At saka yun naman ginagawa natin, Brother Jerry. Yung mga miyembro na, alam mo, nasa probinsya lang, eh, doon na mamayagpag eh. Pero yun, doon sa mga talagang lumalaban at may alam. At saka sabihin nila sasabihin nila itong sinasabi natin, lumalaban. Yun na nasa talata, ingatan ninyo ang... Yeah. Inyong sarili at ang buong kawan. Itong grupong ito ay tagapag-ingat ng kawan. Tama. Ano ho? Kaya nga kami po, hindi kami mga pastor, pero tinatawag kami mga evangelist. At the same time, tinatawag po kami mga defenders of faith. Yeah. Tama. Para maingatan ang ating mga kapatid sa mga huwad na mga mangangaral na nasa labas at mga galing sa loob na pumupunta sa labas. Ito ang pinaka nakakatuwa eh. Kung lalabas ka rin naman, huwag ka na magdala ng anumang bagay na nasa loob. Tama yun. Nung lumabas, dala yung pangalan. Okay. Maliban doon, dinala pati yung mga libro natin. Pati miyembro. Hindi lang pala libro, dala pangalan. Mm-hmm. Dala ang libro natin, SOP. Sila daw yung authorized na magpaliwanag. Pati mga miyembro, tinangay. Yun nga. May tawag ako doon eh. Ano? Magnanakaw. Ayun na. Tama. Yeah. Kaya nga, tama lang sinasabi ko. Mabait lang yung nasa taas. Tama. Mga tira, ang tawag dyan ngayon siguro ay mga apoy at bahay. Tama yun. So, sige. Okay. At total, pinag-uusapan kasi ito iglesia eh. Yeah, maganda kasi ito. Alam nyo, kasi maraming nanonood sa atin na nadadaya. Oo. Tama. Kaya mga kapatid, alam ko mahalaga itong binanggit natin. Tama. Ma-internet, ma-TV. Alam ko na hindi tayo nagsayang ng sandali ito sa ating mga sinabi. Brother Jerry, Brother Johnson, magunat talaga yung naalala ko lang po, kahit ng unang siglo ng ang Kristyanismo ay umuusbong pa lang, mas matindi ang kanilang conflict sa loob. Conflict from within. Sa loob. Ang daming controversy na nangyari sa loob mismo ng Kristyanismo. Kaya hindi rin tayo nagtataka kung ang bayan ng Diyos kahit sa ngayon ay talagang binabaka sa loob mismo ng kaaway. May kasabihan yan eh. History repeats itself. Correct. Nagpapalit lang ng mga tao. Tama. Eh, yung panahon noon, ang bayan ng Diyos, Apostolic Church, may mga kontrabida sa tunay na bayan ng Diyos, ngayon meron din. Ah, meron nagpapalit din lang. Tama yun. At yung mga binanggit niyong pangalan, sila yung gumanap. Tama yun. Kaya, so, ang ibig sabihin ito mga kapatid, ano? Pagka mayroon kayong mga na-encounter nito, ang sasabihin nyo sa inyo, yung Seventh Adventist nito ay hindi church, kundi corporation. Pag hindi nyo alam ang totoong istorya, ay mapapaniwala kayo. Tapos, membro daw ng World Council of Churches. Naku, ilang bisis nang napatunayan natin na mali sila. Pero wala. Tinutuloy pa rin nila. Kaya pandaraya nga. Yung sinasabing registro tayo corporation, na trace na natin, sila po ay mas matahol sa corporation. Kasi meron akong dalang incorporated po sila. Ngayon, tungkol naman doon sa iba pang mga, yung cross sa logo, tinanggal daw yung three angels at nilagay yung cross. Ay, hindi po tinanggal. Yung mas malaki nga yung three angels kaysa cross. Pero yung nakita nila yung maliit. Cross na maliit. Tapos, wala namang basihan sa Biblia kung bawal ba yun ilagay sa logo. Wala rin. Alam ang basihan? Puro ano ito, mga kapatid, ano? Puro po pagsasalita ng walang katotohanan. Kawawa po kayo, dinaya kayo ng sinasabi nila na wala namang basihan. Tama yan. Okay. So, ituloy po natin ang part 2 nitong tunay na iglesia na tinanong sa atin ng ating taga-subaybay na nasagot natin nung
unang katatapos na episode kung saan ay tinalakay po natin na ang tunay na iglesia ay hindi doon sa katawagan. Pinaliwanag na natin yung pagkakaiba ng mga iglesyang ginagamit na ngayon, mga iglesyang ginagamit ngayon ng mga yung mga gumagamit nito na ang common noun, ginawaan lang proper noun, which is malaking diferensya po yon. Yung salitang maliit na titig na Iglesia ni Cristo, ginawa nilang capital letter at inilagay. Yung churches, naging church na lang. Yung mga ay naging napalitan. Kaya ibig sabihin, iba na rin yung meaning. Naipakita po namin sa inyo na ito po, sangayon sa sinasabi ng Biblia, ay makikilala sa pamamagitan ng itinuturo. At nabanggit na rin namin sa inyo yung mga talata nating pong pinag-uusapan. Pero hindi tayo nagkasya kasi may limitado yung ating oras. Sa pagkakataon ito, gusto po naming ituloy ito. At yun nga, ulitin po natin yung tanong para doon sa hindi nakapanood ng nakaraan. Ang tanong po kasi na tinalakay natin ay sabi po ganito, isa po akong katoliko, nalilito ako kasi nanonood ako sa programa ninyo, nanonood din ako sa INC, nanonood din ako sa UNTV. Sino po ba o ano ang tamang relihiyon? Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, or Church of God? Kaya sabi niya, please answer my question. So, sinagot na po natin, pero dami kasi namin pwedeng ibahagi sa inyo na palatunayan na itong aming pinagsasamasamahan ang masasabi po natin reliyon o sekta na dapat po ninyong aniban kasi nandito po yung turo. Tama. Ano po? Yan, sige. Ituloy natin ito, mga kasama. At yung idudugtong natin ditong tanong na hindi natin na isama nung nakaraan ay itong nasa 0943-409-1383. Ang tunay na church ay yung itinayo ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:18. Ang name ay Church of God. Mababasa sa unang Timoteo 3:15. Ang iglesyang ito ay dating daan. Ito ang iglesia sa bagong tipan. Iglesyang itinayo ni Kristo. Ito ang tunay na iglesia, hindi itinayo ng tao. So, tinan mo yung hanay ng tanong, mga kasama. Tinan nyo. Sabi niya, ang church, ang tunay na church na itinayo ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:18 ay Church of God ang pangalan. Yun ho ba yung inakalagay doon na itinayo ni Kristo? Ang pangalan ay Church of God? Wala talaga doon. Ang sinabi lang ni Kristo, sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Tapos yan daw yung ang dating daan. Naku. Slayo. Tapos pag sila ito, naman sasalita, na ang dating daan daw ay hindi naman pangalan ng kanilang samahan. Hindi pamagat lang ng kanilang programa. O titingnan natin na kaya nagkakasalusalumat na naman. Ayusin natin. Ang Church of God na gumagamit noon pa, nakilala sa buong mundo, ay itong grupo ni Armstrong. Kaya lang, iba lang siguro yung nilagyan nilang international kasi alam nilang wala ganun yung kay Armstrong. Kaya nga. Pero Church of God din. Church of God, iisang pangalan ang gamit. Pero makikita naman natin, iba yung doktrina nila sa Church of God na nandun naman sa Amerika. Siguro, Brother Richard. Dito, babalik na naman tayo dun sa pangalan eh. Ganito, step by step na aming papaliwanag sa inyo. Ganito po, para hindi tayo malito. Kasi sabi ng nagtanong dito, yung Church of God daw na itinayo sa Mateo 16:18, ang pangalan ay Church of God ayon sa unang Timoteo 3:15. Ito daw yung ang dating daan. Ito ang iglesia sa bagong tipan. Iglesyang itinayo ni Kristo. Ito ang tunay na iglesia, hindi itinayo ng tao. Okay. So tingnan na natin, mga kapatid. Para hindi tayo malito at nakakalito talaga yung tanong, kaya ating aayusin. Ano bang katuruan, kasi yun nga yung sinasabi natin. Ano bang doktrina nitong iglesia na sinasabi ninyong nasa unang Timoteo 3:15? Di ba si Pablo ang sumulat nito? Tama. Tapos, saan nyo nabasa na dating daan ang pangalan nito? Dito sa, alam nyo, ito, bigyan ko kayo ng ideya, yung mga gumagamit ng ang dating daan. Total, gumagamit naman po sila ng computer, tapos pinapasearch. Pinasearch pa nga yung Seventh-day Adventist. Pinasearch pa nga yung, ano pa nga yun? Yung kung ano-anong termino sa computer. O, search mo anya. O, tatype. Enter. Naku, wala. 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 O, alam nyo, eto, mag-download ho kayo ng Tagalog ng Biblia.
i-type nyo po ang word na ang dating daan. Tapos search nyo ang bagsak nyo, Hub 22:15. Sa mga walang Biblia, ano ang nakalagay sa Hub 22, talatang 15? Sige. Paliwanag natin itong mabuti. Ito po ang nakalagay. Basahin natin. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masasamang tao? Paaminin ho, mga kapatid, hindi po kami nakikialam at naninira doon sa may titulo ng programa. Ang habol po namin ay mabigyan ng liwanag itong nag-text sa atin at maaaring yung ibang sumusubaybay. Wala pong ibang talatang ibibigay sa inyo sa Biblia sa word, eksaktong word na yan, kundi ang Hub 22:15. Na yun di umano ang dating daan ay nilalakaran ng masasamang tao. Pero ang ginagamit po nilang talata ay hindi Hub, kundi Jeremias, which is wala doon yung word na ang dating daan. Ngayon, eh, hindi po naman ito paninira, ano? Pasensya, tabi-tabi po. Paglilinaw. Kung hindi namin sasabihin ito, hindi nyo naman malalaman at hindi mabubuksan ng isipan, lalo na yung ibang pupwedeng madaya, Brother Jerry at Brother Richard. Kaya, tuluyan na po namin itong ipaliwanag, hindi dahil sa meron kaming sama ng loob. Wala naman kaming ano doon eh. Kundi ang concern po namin itong mga tao na nakukuha ng mga maiinam na tinatawag na mga patalumpate. So, ibigay natin yung tinatawag, bigyan natin sila ng benefit of the doubt, sabi nga. Ano po, kasi mayroong paliwanag ito na itong anyang talatang ito, ang nagsalita dito ay si Elipas. Si Elipas. Pinagalitan siya ng Diyos kasi mali ang sinasabi niya. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo ang totoo base sa konteksto. Papakita ko mamaya ang talata. May mali si Elipas. Pero hindi ang pagkakamali niya yung word na dating daan. Tama. Ang pagkakamali niya, akala niya si Hub doon lumakad. Tama. Kasi yung dating daan, ang lumalakad doon masama. Masama. Akala niya nandun si Hub. Yun. Kasi i-word na lang dating daan eh. Tama. Dating daan na hindi magandang pakinggan. Tama. Kaya nga, naglagay ang Diyos ng tamang daan na dapat nating lakaran, o tunay na daan si Kristo. Tama yun. Ngayon, hindi lahat ng sinasabi ni Elipas ay mali. Tama yun. Kamukha ng sinasabi niya roon sa 12, hindi ba ang Diyos ay nasa kaitaasan ng langit? Tanong, mali ba si Elipas dito? Abay, tama. Tama, nandun sa kaitaasan ng langit ang Diyos. Kaya kahit manalangin si Kristo, ama namin nasa langit ka. Oo nga. So, hindi lahat ng sinasabi ni Elipas ay mali. Tama yun. Ang mali siya, akala niya si Hub nasa dating daan. Kasi masama nga po yung mga lumalakad doon. Masama lumalakad. Gawa nga naman ang mapapansin natin sa kanila kasing kultura, kapag may nangyayaring masama, akala nila kakaroon ng kung ano-anong sakit, ay pinaparusahan ng Panginoon. Yun. Na yun nga ay bunga ng kasalanan. Ang hindi alam dito ni Elipas nga, tamang sinasabi mo, Brother Johnson, na ang may kagagawa nito ay si Satanas sa pagpapahintulot din naman ng Panginoon. Pero totoo yung kanyang sinasabi na ang mga nakakaranas talaga nito, yung natural o yung sabihin na natin typical na nakakaranas ng mga ganitong bagay, yung mga lumalakad doon saan? Sa dating daan. Yeah. Na ang lakad ay ano, masama. Kaya uulitin natin, tama yung punto mo, Brother Johnson, kapatid na Johnson. Hindi mali ang sinabi ni Elipas. Ang pagkakamali niya ay yung pag-aakala niya na si Hub ay may nagawang ano? Yan. Masama. Kaya alam, nakaranas ng ganitong alam bagay. Alam niyo sa bahagi, nakikita ko yung pagdi-discuss ninyong dalawa doon sa talatang yun. Isiguro, saan ba nahuhuli isda? Sa sariling bibig. So, dito mga kapatid, ulitin po namin sa mga kapatid namin sa pananampalataya, huwag kayong mag-alala. Kasi sino po ang responsable na maghayag nitong mga ito? Kung kapatid ba naman kami, matatakot na sabihin ito sa mga tao? Paano lang itong mga kaluluwa ng mga taong naniniwala na lang dahil sa takot tayong magsabi? Tama yun. Itong sinasabi namin, hindi pwedeng ikaso sa amin dahil Biblia ang aming pinagbasa pa siyan. Tama. Hindi yung pamimersonal yan. Yan ay pagbubukas sa isipan ng mga tao na sobrang napahanga nitong programang ito. Ang kakulangan lang po nitong ating kaibigan ito ay nagkakaroon agad-agad ng katuruan na hindi napapag-aralang mabuti. Nagkamali po siya ng pagsipi sa kanyang paniniwala na dapat lahat mababasa. Nagkamali siya po ng paggamit ng talata.
At alam ko na later o na lang niya natuklasan, wala nga pala doon sa Jeremiah 6:16 yun. Nasa Hubertus 15 nga pala yun. Alam ko na, hindi niya na magawa ng paraan, nakilala na eh. Wala na. Saka lang niya natuklasan na, uy, naku, error. Hindi naman niya pwedeng gamitin ang hub. Hindi na. So, hinilot na lang. Pero ang totoo nun, hindi rin uubra yun. Eh, sino ang mag-check? Sige nga, ikutin niyo lahat ng programa sa TV. Sino magkukorek nito? Mm-hmm. Oh, kaya pinapaunawa namin yan sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sino ho ang magtuturo nito? Tinan niyo si Brother Aldrin Ruitas. Mm-hmm. Pero mo kung hindi tayo, kung nanahimik tayo, binusala natin ating bibig, tas takot tayo. Mm-hmm. Paano ang kaluluwa nitong mga taong ito? Paano yung kaligtasan at pamilya nila? O, talo nitong mga sumusubaybay sa amin, ngayon, na mga miyembro, na medyo talagang lumalambot na at nag-iisip na. O, katulad nito, kabisado ko pa mga pangalan nila, tinitik sa akin at ready nang lumipat eh. Meron lang lamang humahad lang. So mga kapatid na po, kaya nga, may nagtik sa atin, Brother Jerry, may nagtik sa atin, Brother Johnson, ang sabi ni Brother ganito, pag kayo nagtanong, wag doon sa kapitulo, versikulo. Eh, alam na niya. Alam niya. Alam niya may niya, ganitong pagka programa. Kayo ay nag-text, wag doon sa kapitulo, versikulo. Dito kayo magtanong. Mm-hmm. Ba, pasensya na po. Dahil, nagugustuhan din po nila itong aming programa. Kaya, tabi-tabi, walang personalan. At, yun lang po ang aming masasabi. At saka sa mga kapatid naman natin na nagsasabi ay medyo matigas yung ating mga pananalita. Mga kaibigan at mga kapatid, ay una, sinabi mo nga na hindi tayo na may personal. Hindi ah. At gusto kong plain and simple na ipaalala rin sa inyo na maging sa Biblia, hindi lahat ng pananalita ng ating Pinso Kristo ay malambot. Kung kinakailangan namang tigasan ang pananalita, ay titigasan niya. Meron ngang minsan nagtitext na mag-viewer natin na hamunin daw natin ng debate si ganito, hamunin si ganon. Kapatid, hindi po kami nag-program para makipaghamunan, para makipag-debate. Tandaan po natin, hindi po namin priority yan. Hindi po namin gusto yan. Ano po, bagaman nalalaman ng iba na nakikipag-diskusyon tayo sa iba, pero hindi po yan ang aming priority. Kami nangangaral lang. Sumasagot lang kami base sa tanong. Yan po yung dahilan. At ang ayaw din lang po naman namin na para bang mapapansin ng marami na takot tayong magpahayag. Inasa Biblia yun, ipahayag ang mali. Hindi tayo basta't mananahimik. Sagutin din natin yan eh. Kung hindi mananahimik tayo, tapos pa unti-unti yung mga miyembro natin naniniwala ron. Aba, yun na eh, sagutin natin yan at magiging kargo natin yan. Tama yun. Ang tangi po namin, gusto lang namin sabihin sa inyo na ang tangi po ng layunin ng programang ito ay proteksyonan ang mga tao sa kanilang pananampalataya. Lalo na po yung mga kapatid natin sa loob ng iglesia. Ayan. So, yun po yung ating dahilan. Ganun yung sabi natin, Brother Jerry. Yeah. Ngayon, tungkol nga dito sa ginamit, kaya tayo napunta doon sa hub. Mm-hmm. Brother Richard, ano? Okay. Hindi po pwedeng ipangalan yung ang dating daan sa isang relihiyon. Yan po isang programa na alam natin, nagkamali na, lalo na paggamitin mo pa palagi, mali na nga. Ngayon, may binanggit pa siya rito, ano? Na sabi niya, yung iglesia ito ang dating daan, ito ang iglesia sa bagong tipang itinayo ni Kristo. Ito ang tunay na iglesia, hindi itinayo ng tao. Mm-hmm. Pag-usapan nga natin yung tungkol sa pagtatayo ng iglesia. Ang Seventh-day Adventist po ay hindi po itinayo ng tao. Ang katunayan para masabi natin hindi tinayo ng tao dahil sa mga turo yan. Brother Jerry. Napaglingkod na nga natin nung una. Brother Richard. Tama yan. Pero hindi po natin ikinakaila, gumagamit ang Diyos ng tao bilang kasangkapan kung papaano po muling gagamitin at iipunin ang mga nagpangalat na mga tupa. Tama yan. At masasabi natin na yan ang katuparan ng mga leader ng Seventh-day Adventist. Ano po? Nagtayo siya, sabi nga ni Brother Ronald din. Nagtayo ang ating mga founder ng pioneers. Mga local churches. O yung mga local na iglesia. Ibig sabihin, ito yung mga nakarating dito sa Pilipinas, ng orihinal ng galing nga sa Jerusalem, sa Judea, sa Maria, hanggang nakarating dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Yun po yun. Katuparan po din yan nang nasa hula na kung saan atin yung tinatalakay doon. Ito po yung mga katangian. Itutuloy natin. Mm. Sa bagong tipan, Brother Jerry, ano ba yung paniniwala nitong nasa unang Timoteo 3:15?
na binanggit din ng Panginoon na itatayo niya sa 16-18 ng Mateo. Papakita ho namin sa inyo kung anong paniniwala at mga aral nitong mga ito. Kung kamukha sa sinasabi ninyo, okay lang. Pero kung kamukha sa amin, sana maging okay din sa kanila. Katulad ni Apostol Pablo, nasa sumulat ng unang Timoteo 3:15, ang paniniwala ni Pablo na isa sa Tito 2:13. Maganda yan eh. Oo. Oh. Si Kristo ay Diyos. Yan. Tsaka ano pa nga? Eh, ito, naghihintay sa? Ito, mababasa natin sa aklat ng Hebreo. Uh-huh. Sa Kapitulo 9, ang versikulo 28. Kaugnay yan nasa Tito 2:13. Babasahin ko muna ito. Sige. Sabi muna ni Apostol Pablo, Brother Richard, ay ganito. Tito 2, talata ay 13. Sabi, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pablo, na sumulat ng salitang Iglesia ng Diyos, naniniwala niya siya na si Kristo ay dakilang Diyos at tagapagligtas. Na ang sabi niya, nahintayin. Diyan hango, isa yan sa talata na masasabi natin pinaghanguan ng salitang o pangalang Seventh-day Adventist. Tama. Kasi naghihintay. Tapos yung babasahin mo naman sa aklat ng Hebreo. Ano nga naman nakalagay dyan? Ito naman nakalagay. Gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalawa'y pakikita ng hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghantay sa Kanya. Yan. Ganun din eh. Oo. So ang tunay na iglesia, Brother Jerry, ay nagtuturo ng tinatawag na pagdating, ang nagdidiin sa kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoon, Brother Richard. Kaya doon nakilala ang Seventh Adventist kasi tayo lagi na nangangaral na maging handa sa pagsalubong sa ating Panginoon. Tama, yun. Kaya nga ang mga Seventh-day Adventist, naghihintay sa Panginoon at habang naghihintay sa Panginoon, ipinapangilid ang ikapitong araw ng Sabat. Yan ay nakalagay doon sa Timoteo, Brother Richard. Oo. 6:14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Itinuturo na darating si Kristo, pero itinuturo din na habang naghihintay, maging sunod rin sa utos. Tama. Yan. At yung kasing darating na yan, sinasabi dito rin sa pagpapatuloy nga sa talatang 16, siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag, di malapitan na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan ng paghaharing, walang hanggan siya nawa. Dito pinapakita pa rin ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Tama. Kaya yung darating na Panginoong Hesukristo ay sinabi rin ng Biblia na ano, siya'y Diyos na walang kamatayan. Kaya nga dito, papasok na dito para hindi na naman malito ang ating mga taga-subaybay. Diyos pala si Kristo, walang kamatayan. Bakit namatay siya? Kasi nga po, doon nga po nagkakaroon ng dilema kung ang paniniwalaan mo sa ating Panginoong Kristo ay yung isang nature lamang niya. Pag pinaniwalaan mo siya bilang Diyos lamang, papaanong mangyari ng isang Diyos ay mamamatay, walang kamatayan ng Diyos? Hindi obrang ang Diyos ay mamamatay dahil wala ngang kamatayan. At pag pinaniwalaan mo naman ang ating Panginoong Kristo bilang tao lang sa kalagayan, papaano mangyayari na una, ang isang tao, ang sabi nga ni Juan eh, bago pa ako, nauna na siya sa akin. Paano nangyari na nauna si Kristo kay Juan, anim na buwan siyang mas matanda biologically sa ating Panginoong Kristo. At ang sabi ni Juan, malauna na siyang nabubuhay kaysa sa akin. O, ibig sabihin yung pag-iral ni Kristo, una pa kay Juan, kaya kung isa lang ang tatanggapin mo sa kanyang nature, ay magkakaroon nga ito ng dilema. Pero kung tatanggapin mo both yung kanyang nature, human-divine or divine-human, ay hindi ka mahirapan kasi, sabi nga, si Kristo ay Diyos, kaya namatay kasi nagtaglay siya ng ano? Ng katawan ng tao na may kamatayan. Pero ang pagka-Diyos niya ay hindi nawawala doon sa pagkakataong yon. At kailanman hindi nawala, Brother Johnson. Kaya gusto kong basahin yung nasa Colossians 2:9. Ano po? Sangayon dito sa talata ng Colossians 2:9, ito ang ating mababasa. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong, tandaan niyo po, ano po? Buong kapuspusan ng pagka-Diyos
sa kahayagan ayon sa laman. Yan. So dito makikita natin na si Kristo, kahit na nasa laman, ay nandun buong-buo ang kanyang, ano, ang kanyang kadyusan. Yan. Kaya dito, maano natin, eh, may Diyos bang namamatay? Wala nga Diyos na namamatay. Eh, bakit si naniniwala kayo na si Kristo ay Diyos? Namatay siya. Kasi nga po, nagtaglay siya ng katawang tao na katulad natin. Pero sa kabila ng lahat, ang sabi dito, na siya ay nagtaglay ng laman, ang sabi, yung pagka-Diyos niya ay buong-buo nahahayag kahit sa kanyang laman. Yan. Ayan, Brother Jerry. Napakadali naman kasi, mga kapatid, Brother Richard, ano, salamat doon sa iyong sinabi. Napakadali naman makita natin yung idea ng upalatandaan ng tunay na Iglesia. Basta't lang ay lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Tama. Ang isang pinaka-peligroso o delikado, mm-hmm, panganib, mm-hmm, kung tayo mismo sa ating mga sarili wala tayong hawak na Biblia. Yun. Kaya sana wag po tayong papayag na hindi mismo tayo ang makatuklas ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Dahil ang mapalad eh, yung bumabasa, at nakikinig at tumutupad. Tama. Brother Jerry, may binabanggit dito sa aklat ng Efeso, sa 4, at ang talata nito ay 11. Mm-hmm. Sabi po rito, at pinagkalooban niya, yeah, ang mga iba na maging mga apostol, mm-hmm, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Yan. So, ito yung kaloob sa iglesia na masasabi po natin na nasa Seventh-day Adventist, mm-hmm, lahat. Ang sabi po rito ay pinagkalooban ng apostol. Apostol. Brother Jerry. Mm. Brother Richard. Mm-mm. Ano bang ibig sabihin ng apostol? Mm. Ito eh, yung mga sinusugo. Tama yun. Mga ngaral ito eh. Kasi yung mga alagad, ang function naman talaga nila yung mga ngaral. Tama. Kaya yung word o yung terminong apostol ay ikinapit sa kanila kasi sinugo sila. At ang daming sa mga Seventh-day Adventist, mayroong mga tinatawag ng mga isinusugo sa iba-ibang mga lugar para mangaral. Tawag sa atin yan, mga missionary. Mga missionary po yan. Mm-hmm. O, galing lang yan doon sa Greek na word na apostoles. Apostolos, yun. Mm. Yun. Ngayon, sabi pa rito, ang mga iba'y propeta. Mm-hmm. O, tayo meron. Mm. Pero sa iba, wala. Meron tayong kinikilala na si Ginang Ellen White na tinutuligsa ng marami. Mm-hmm. Siguro sa susunod, i-series natin yung sagot sa mga tuligsa sa kanya. Yeah. Meron din. Meron tayong propetisa. Kaya meron tayong kikakayanan magpaliwanag ng mga prophecy sa Biblia. Namay. Kasi na malaking tulong. Ito para sa ating pagtuklas sa tunay na daan. At ang mga iba'y evangelista. Yeah. Ayan. Evangelist. Kaya tayo ay kabilang tinatawag tayo mga dun. TV and radio evangelist. Yan po yon. At ang iba'y pastor. Mm. At mga guro. Guro. Kaya meron tayong mga pastor, meron tayong mga school, ang mga eskwelahan natin, meron mga teacher, at meron tayong mga teacher sa church, mga nagtuturo. Eh, nasa atin itong mga bagay nito. Pero yung iba, sugo lang, walang propeta, mahirap yun. Yung iba, apostol lang, walang propeta. Yung iba naman, brother lang, walang pastor. Tama. Yun na nga. Yun na yun. Oo. Dito lahat eh. Pagkaayaw, patawag na pastor, brother. Ay mali, kasi dito kasama sa ipinagkaloob sa iglesia. Pagka puro kalang ka. Ka ganito, ka ganon, hindi matutugma sa sinasabi na ipinagkaloob sa tunay na iglesia. Sige, Brother Jerry, baka meron kang gustong sabihin. Eh, ang isa siguro sa may dadagdag ko eh, yung kasunod na lang na talata. Mm-hmm. Sa binasa mo sa 4G's, itutuloy ko yung versikulo 11. Versikulo 12. Binasa mo yung 11, itutuloy ko sa versikulo 12. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Mm-hmm. Kaya pala ibinigay itong mga kaloob para pagtibayin ang katawan ni Kristo. Wala Tama naman duda yun. Sa lahat ating mga taga-subaybay ng katawan ni Kristo, eh walang iba kundi ang iglesia. Tama yun. So sa makatuwid, kapag ang iglesia ay hindi kumpleto sa mga kaloob, ay hindi matibay. Tama yun. Kaya siguro yung iba madaling mabuhal. Kaya iba, kahit na anong tayo ng mga katwiran, hindi uumubra, ay sapagkat hindi nga kumpleto ang kaloob. Itong mga kaloob na ito, masusumpungan po niyong lahat sa Seventh-day Adventist. Kumpleto po ang kaloob
ng gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng iglesia dito sa loob ng iglesia ng Advent. Mga kapatid, salamat ng marami sa mga katanungan na inyong ipapadala sa atin. Marami po tayong mga tanong dito na madidiscuss natin sa mga susunod at ganoon din sa mga bagong papasok na mga tanong sa atin at muling ipaglilingkod. Harinawa na ang aming mga paksang natalakay sa inyo ay makatulong ng malaki sa atin upang unti-unti nating makilala ang tamang samahan na dapat po nating aniban. Salamat dun sa mga nagbigay ng kanilang mga katanungan. Muli ay nag-aanyaya sa ako sa inyo na inyo po kami samahan sa panghuling panalangin. Kung meron kayong mga suliranin, meron kayong mga mabigat na pinagdadaanan sa buhay, kayo ay inaanyayahan namin na samahan nyo kami sa inyong panalangin. Lalapit lang po kayo at sasabay sa aming mga prayer, inyong banggitin sa inyong mga sarili ang mga bagay na gusto po ninyong isaling ilapit natin sa Panginoon. At sa aming pananalangin, alam ng Panginoon na kasama yung mga kahilingan niyan na idudulog natin sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sapagkat patuloy ninyong ginagabayan ang programang ito. Maraming mga tao ang naliliwanagan at sa aming pong pagtalakay sa mga katangian at palatandaan ng tunay na iglesia kung paano makakilala, nawa po ay nakatulong ang mga talata at mga pahayag na ayon pong naipaglingkod sa aming mga kababayan. At nawa po ito ang maging daan upang sila ay akayin sa tunay na daan patungo sa buhay. Ganoon din, Panginoon, dinadalangin ko po ang kalagayan at ng aming mga taga-subaybay. Nawa po ay sila ay maging lubos na namin pong kasama sa paglilingkod sa inyo. Kung anuman ang mga suliranin ng aming mga taga-subaybay sa oras na ito, maaaring sila po ay mayroong mga problema, mga pangangailangan, mayroon silang problema sa physical at gawin din sa mga material na mga bagay. Panginoon, alam po ninyo ang kanilang puso, alam po ninyo na ang kanilang mga hinihiling sa oras na ito. Mangyari po nawa na ang kanilang mga inuusal sa kanilang mga bibig na mga kahilingan ay inyo pong ipagkaloob sa kanila sapagkat kayo may pangako na kayo po ay nagpapaulan sa mga ganap at hindi ganap. Wala kayong itinatanging tao. Yan ay aming sinasampalatayanan, Panginoon. Kaya itong mga kapatid at kaibigan namin, hindi man namin sila kaisa sa pananampalataya. Sila po ay aming idinadalangin sa inyo. Gabayan, patnubayan, ang mga hanap buhay ng mga ama ng tahanan, ang mga ilaw ng tahanan, yung mga anak ng mga nag-aaral, Panginoon, sila na mayroong puso at damdamin sa programang ito. Ngayon pa lang ay kaisa po namin sila sa pagdalangin sa inyo sa mga oras na ito. Amen. Sa pagmulat ng aming mga mata, dakilang Diyos, nawa po ay nagkaroon na rin siya ng karapatan na tanggapin o tumanggap ng katugunan mula sa inyo. Salamat po sa pagtugon sa aming mga dalangin. Ang lahat ng ito'y hilihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Hanggang sa susunod at pagbabalik ng programa ng Kapitulo Versikulo, kayo po ay inaasahan namin na muli tayong magkakasama-sama. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Di lamang po yung ating relasyon sa Diyos ang kailangan maging banal. Correct. Kundi maging ang ating kapatay na ibig ng Diyos at ng anak. Patay-patay po kasi meron tinatawag na attribute ang kanyang.